ang mga dahilan kung bakit ba nangyari ito. Ayan. So, tatalakayan natin, guys. Okay? Unang-una, guys, nagpapasalamat na talaga kami noon na ibinand na yung mga OFW workers natin dito. Okay? Kasi talaga, guys, kahit ako, experience ko po yan sa aking mga kaibigan. Okay? Sa mga bumibisita dito, guys, na mga kaibigan ng aking mga amo or pamilya ng aking mga amo na merong mga kababayan natin na nagtatrabaho sa bahay, guys, is marami talaga silang hinaing. Isa na po dyan is yung pagkain at saka yung trabaho talaga. Pero yun, guys, ang nangyari dito sa ating kababayan is binugbog ng todo, as in hindi makatao talaga yung ginawa sa kanya. Hindi makatao, guys, kasi wala namang ano yun eh. Wala namang laban, 'di ba? Walang laban yung kabayan natin, guys. Alam nyo ba, guys, kung ano-ano yung mga dahilan? Ang unang-unang dahilan, guys, ha, sa mga naririnig ko at saka sa mga nakikita ko talaga dito sa ating mga kababayan na mga household workers, okay? Unang-una dyan, guys, is selos. Ayan. Kaya nagagawa yan ng mga amo nilang mga taga rito, guys, is yung selos talaga. So, yun, di mawawala sa kanila, guys, mga ugali ng mga babae dito, guys, ang pagsiselos. Wala silang pakialam, guys, na hindi nila iniisip na magagawa ba ng katulong nila yon na akitin. Siyempre, di ba, hindi. Hindi kami pumunta dito o hindi tayo pupunta dito sa ibang bansa para lang akitin yung mga asawa nila. Diyos mio. So, yun, guys, ang pangalawang rason, guys, okay, yung una nating rason is yung selos. Yun talaga, guys, yung pinamasaklap. Kung meron kang amo na babae na sobrang silusa, guys, kawawang-kawawa talaga ang katulong niyan. Okay, kasi sa kawalang kadahilanan or sa walang tamang dahilan or walang insaktong kadahilanan, guys, pagsisilusan ka, tama ba naman yun? Okay, tama ba yun? Pumunta lang tayo dito, guys, para magtrabaho, okay? Hindi sa kung akitin yung mga asawa nila. Okay? So, yun. Ang una nating rason, guys, kung bakit nagagawa ito ng ating mga amo or ng mga amo ng mga salbahe dyan, yung selos. At saka pangalawa, guys, is yung mga ugali nila. Okay? Yung ugali talaga nila, guys, is parang wala silang awa talaga sa mga babae dito sa Kuwait. Okay? Pwera lang doon sa mga babae talaga. Pero almost talaga, guys, medyo kung ilan yung porsyento dito, kung magre-rate ako talaga, guys, ng 100%, guys, siguro nasa 80% ang mga walang hiya talagang mga tao dito. Okay? Konti lang talaga ang mabait, guys, dito sa Kuwait. Okay? So, yun yung ugali nila, guys. Wala silang awa. Pareho silang babae. Pareho tayong babae. Ayan, wala silang awa, guys, kung makautos, wagas. Utusan kang gawin ito, halos wala ka ng pahinga. Yan, guys, ang pangalawang problema ng mga kasambahay natin dito sa Kuwait. Ayan, yung ugali nila, guys. Pag nag-utos, gusto bilis-bilis. Ayan, pag nag-utos, gusto eh, kakasabi lang gusto eh, naandyan na agad yung gusto nila. Diba? Hindi ka pa tapos sa trabaho mo, uutusan ka na. Hindi ka pa nga nakaupo para kumain ka, uutusan ka na. Ano ba yun? Para wala silang awa talaga, hindi ka nila bigyan ng pahinga. Ayan, guys. Tatalakayin natin mamaya, guys, kung ano yung mga karapatan natin. Ito muna, pag-usapan natin ang mga dahilan. Ayan ang ugali nila, guys. At saka, pang-apat, guys, is wala silang awa. Wala silang awa sa mga kasambahay. Kahit anong klaseng tao pa yan, guys. Kasi sarili na nila ang iniisip nila. Sarili lang nila ang mga mahal nila, okay? Ang iniisip kasi nila lagi is yung sinasahod nila. Ayan, sinasahuran ka, kumilos ka, bawal kang huminto, bawal kang magpahinga. Yan, guys, sa mga ibang bahay, guys, ganyan yung kanilang mga patakaran, guys. Sa isip nila, guys, na hindi ka pwedeng magpahinga. Robot ka, robot. Ayan, yung mga katulong dito sa Kuwait, guys, ginawa nilang robot. Ayaw nilang huminto, ayaw nilang magkasakit kasi gusto nila tuloy-tuloy ang trabaho kasi iniisip na lang yung sinasahod nila. So, yun. Tsaka panglima, guys, is yung madamot. Madamot na amo, guys. Syempre, ikaw na katulong, ikaw na kasambahay. Magagawa mo ba yung trabaho mo kung wala kang kain ng maayos? Hindi ka nakakain ng maayos, magagawa mo ba trabaho mo? Syempre, magkakamali ka sa... Ayan, guys, yung panglima natin is madamot sila. Napakadamot nila, guys. Ayan, maraming mga amo dito, guys, ang madamot. Mas masaya pa sila, guys, na yung mga pagkain is itatapo na lang sa basurahan kaysa ipakain sa mga kasambahay nila. Ayan.
So, yung una, selos, yung ugali nila. Walang pasensya. Okay, walang pasensya, walang awa sa mga kasambahay nila at saka madamot. Yan yung pinaka main na mga rason, guys, na dapat sana nilang baguhin noong binuksan ulit yung band natin ng deployment dito sa mga household worker natin. So yun, guys, yun yung lima. Ang pinakalima talaga ng importante. Ayan. Okay? So yun, guys, ang tatalakayin natin next is kung ano-ano ba yung aming mga karapatan. Ano-ano ba yung rights ng household worker, guys? Okay? Nasa kontrata po natin yan, guys. Unang-una, dapat tayo ang hahawak ng ating passport. Pero guys, sa aking mga naririnig at saka sa aking mga nakasalamuhang mga kasambahay, guys, is lagi kong tinatanong, mabait ba amo nyo? Nasa inyo ba ang inyong passport? Meron ba kayong day off? Okay ba ang inyong pagkain? Yan, guys, ang aking mga tinatanong. Okay? Kasi rights natin yun eh. Unang-una, dapat tayo ang hawak ng passport natin. Wala silang karapatan sa passport natin kasi ano yun, pagmamayari yun ng Republika ng Pilipinas yung ating passport. So, dapat tayo ang hawak noon. Pero, sa unfortunately, guys, is karamihan talaga, guys, is hindi nakahawak ng passport yung ating mga kababayan. Halos lahat ihawak ng kanilang mga amo. Pangalawa, guys, walang day off. Ayan. Walang day off ang mga kasambahay. Halos dito. Bihira lang yung may day off. Yung iba naman maswerte kasi sa isang buwan, dalawang beses, tatlong beses sila pwedeng lumabas. Okay? Pero kahit na isang araw lang, guys, okay na yun eh. Makapagpahinga, makaikot man lang, makapamasyal, makipagbanding sa mga kaibigan sa labas. Okay na yun eh. Parang makarelax ka lang ba? Okay? Mag-chill out kasama ng mga kaibigan sa labas. Diba? Pero yung iba, guys, walang day off. As in, walang day off. Kahit matagal nang naninilbihan, guys, hindi pa rin binibigyan ng day off. Ayan. Pang-apat, guys, yung tulog. Dapat kasi sa atin, or sa mga household workers, guys, is meron tayong 8 oras dapat yung ating tulog. So, 8 oras, ibig sababihin noon is kung papababain ka or patulugin ka ng alas 10 ng umaga, 10 o'clock ng umaga, dapat ang gising mo niyan is 6 ng umaga or 7. Ganyan. Kung 9 ka bababa or 9 ka patulogin, dapat 7 ang trabaho mo. Ayan, guys. At saka yung tulog, guys, pagpatuloy natin ha, yung tulog. Dapat, kung papatulogin ka ng alas 10 ng umaga, dapat is yung balik ng trabaho mo alas 6. Kasi, diba, dapat meron kang 8 oras eh. So, 10, matulog ka ng 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 6 o'clock, guys. Okay? Balik ang trabaho. Eh, nangyari kasi, guys, yung iba dyan is pinapatulog ng alas 12, alauna ng umaga, kasi may pinuntahan. Tapos, gigising ng umaga ng alas 4, 4 a.m. or 5 p.m. kasi may pasok sa school yung mga alaga. Diba? Saan na yung tulog na 8 oras doon? Di walay. Walay na naman. So, sino ngayon ang pagod? Kaya na ngayon yung ating mga household worker, guys, okay? Kaya nagkakasakit kasi wala masyadong tulog. Okay? Walang sapat na tulog, walang sapat na pagkain. Ayan. So, yun, guys. At saka, yung panglima, guys, natin is yung pagkain. Guys, nasa kontrata po, dapat maganda yung ating tulugan. Yung pagkain natin, sagot na ng mga bossing natin. Yung day off natin, lahat-lahat yan, nasa kontrata natin. Rights po natin yan. Okay, rights natin yan. Dapat po kakain tayo ng 3 beses sa isang araw na nasa tamang oras. Okay, hindi tayo dapat bibili ng ating pagkain. Pero sa nangyari dito, guys, marami akong nakilalang mga kababayan natin. Sa almost 13 taon ko na dito sa Kuwait, guys, marami akong nakasalamuhang mga household workers, okay, na nagsasabi sa akin na sila yung bumibili ng pagkain nila. So guys, magkano ang sahod ng kasambahay ngayon? Ang sahod ng kasambahay ngayon, guys, is 120 KD. Okay, i-rate natin siya sa 168 pesos sa atin. Minsan kasi bababa akyat yung ating rate. So, magsasahod lang ang household worker dito, guys, ng 120 kung ex-abroad ka. Kung hindi ka ex-abroad, 110 lang ata. Yun, hindi ko na alam. Basta yun ang alam ko. Kung i-rate mo yan, guys, kulang-kulang nasa 20 mahigit, 21. Nag-aaway minsan 20, 21. Kasi yung kasama ko dito, si Gertz Cousin Angel, nag-aaway na yung 20, 21 yung rate
ng pera niya na makukuha kada sahod. E kung babawasan nila yan guys ng 5KD, so magiging 115. 115 kasi yung 5KD, bili mo ng sabon, bili mo ng toothpaste, ibili mo ng napkin mo, ano pang kailangan natin, ibili mo ng pagkain pa, ayan, bibilihin mo lahat eh, kasi bawal kang kumain sa kanilang pagkain kasi madamot nga sila eh, so bibili ka. So magkano na lang natitira mo, papadala ka pa sa Pilipinas. Siyempre kung meron kang gustong bilhin kasi pinaghirapan mo naman yun, minsan may inggit ka naman, minsan gusto mong bumili ng t-shirt or ng something na para sa'yo, hindi mo na bibilhin, diba? So ayun guys. Kung babawasan yung sahod ng household worker guys na kahit 5KD lang, 5KD lang kasi maghuhulog siya, magcha-charge din siya pag naghulog siya ng pera, ipapamasahe mo pa sa taxi. Kasi yung ibang mga amo naman dito is pag nagdi-day off ka, hindi naman lang magbigay ng kahit isang dinar man lang pang taxi. Ayan, so bibili ka. Yung 120 mo, bawasan mo pa ng 5KD na gamit mo sa yung katawan. Ayan, magpapadala ka pa, may charge. Okay, bayad ka pa sa taxi. Ayan. Bibili ka pa ng load mo kasi tatawag ka sa Pilipinas or pang internet mo. Magkano na lang natira, guys? Tapos yung kailangan natin ipapadala sa Pilipinas, hindi naman tayo pwedeng magpadala doon ng mababa. Siguro almost mga 10,000, 5,000 ipapadala natin. Kaya nga minsan, guys, yung ating mga kababayan talaga, lalong-lalo na sa bahay, minsan or almost talaga, guys, is walang ipon. Okay? Walang ipon, lalo pat napunta sila sa bahay na madamot, bahay na napakasaklap na mga ugali, yung hindi naaawa sa mga kasambahay nila. Yun guys, yun ang mahirap. So yun guys, sa ngayon guys, okay, masaya tayo, okay, masaya tayo kasi banned ulit yung OFW household workers natin. Okay? Pero sad tayo guys kasi meron namang nawalan ng buhay yung kababayan naman natin. Okay? So sana nga lang guys is wala na talagang ipapadala dito. Kasi talaga hindi naman nila talaga na check. Dapat kasi merong taga-check dito sa loob ng bahay guys. Kasi hanggang ngayon guys, alam ko hanggang ngayon, meron pa rin mga kababayan natin guys dyan na kawawa talaga. Hindi lang sila makapagsalita kasi natatakot, okay? Hindi sila makapagsumbong kasi natatakot sila guys. So alam ko marami pa dyan guys, ang kawawa talaga yung kalagayan. Hindi sila masaya sa bahay na pinagtatrabahoan nila. Kaya maraming salamat at ang bilis ng aksyon ng ating pamalaano sa Pilipinas, banned ulit yung Kuwait sa deployment dito ng ating household workers guys. Sana maging maayos na po talaga ang lahat. At maganda siguro kung wala na lang talagang ipapadala dito na mga household workers. Kung sino na lang talaga yung nandito na lang, okay? Kung sino yung hindi pa uuwi, okay? Sila na lang. Kung gusto na nilang umuwi, umuwi sila. Tapos hanggang sa maubos na ang mga household workers talaga dito sa atin sa bahay. Okay? Wala na sanang iba pang buhay ang mawawala. Okay? Sana wala nang kasunod nito. Ito na sana ang huli guys. At sana matigil na talaga yung pagpapadala ng mga household workers talaga dito sa bansang Kuwait. Yun lang guys. Sana is maging okay. Ayan guys, sana wala nang kasunod nito. Okay, sana ito na yung huli talaga na buhay na kukunin nila. At sana maging patas yung laban. Kung ano yung kinuha nila, buhay yung kinuha nila guys, sana mapanagutan din ng buhay yun. Sana mabayaran din ng buhay yun. So, buhay yung kinuha nila, buhay din yung ipapalit natin doon, diba? So, yun lang guys, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo yung ating vlog today, okay? Real talk po ito guys, totoo po itong nangyari. Aside from me guys, okay, mas sa akin naman, sa akin lang ha, swerte ako at saka I'm very proud po sa aking mga employer kasi sobrang bait po. Andito po ako sa loob ng bahay guys, nag-aalaga po ako ng special child, isa po akong caregiver sa Pilipinas, okay? So yun guys, maganda naman yung trato sa akin dito. Isa lang talaga yung aking trabaho, yun lang talaga yung aking alaga na special child. Ayan, libre po ako lahat, pagkain, meron akong day off, pag nag-day off ako, meron po akong libreng pamasahe at saka libreng pangkain ko sa labas. At saka binibigyan din ako ng budget ko for a whole month na pagkaing Pilipino. Kaya I'm very happy po na nandito po ako sa aking mga employer na sobrang bait po talaga, as in, hindi madamot.
kahit medyo siguro nagka-problema sila sa pera, pero pag ikaw is nanghingi, pag ikaw ay may kailangan, bibigay talaga sa iyo. Okay? Tapos namimili ng mga gamit mo mula ulo hanggang paa. Mula sa ipit ng buhok ko, mula sa tsinelas ko, lahat binibigay po talaga nila sa amin. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much sa lahat ng mga employer dito sa Kuwait ngayon. Sana matauhan sila. Okay? Tratuhin naman sanang tao yung kanilang mga kasambahay. Okay? Sana naman is pahalagahan nila yung mga sakripisyo naman na mga kababayan nating household worker guys na tumulong din naman sa kanila. Okay? Nakakatulong tayo ng malaki sa kanila guys na pagaan natin ang kanilang buhay. Ayan. Sa tulong ng ating mga kababayang household workers. So, yun. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig dito sa atin ngayon. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating channel, please subscribe my channel and please hit the bell button for notification. Ayan, thank you so much. Thank you, thank you, thank you.